mag-bake ulit tayo. So this time, gumawa tayo ng napakadaling favorite merienda bakery item. This is pianono, or kung gusto mong English, this is the Filipino style jelly roll. O diba, ang dali-dali, or custard roll. Super simple to prepare. The recipe is very similar to our Easy Mamon and Yema Cake recipe dahil gagamit lang tayo ng classic chiffon, no? But today, mas papadaliin and mas gagawin nating affordable. So just like any chiffon cake or any cake, let's start with the ingredients. So punta muna tayo sa dry ingredients. For the dry ingredients, of course, I'm using my trusted La Filipina unchlorinated cake flour. Kailangan natin ng 1 cup. So 1 cup lang. This is just the basic chiffon preparation method. So let's measure 1 cup. And ako, very strict ako pag nagme-measure ng ingredients. So I'm going to get a flat surface para talagang male-level ko yan. Okay, i-level natin mabuti. That's it. So I have here 1 cup of cake flour into the bowl. And I'm also going to put sugar, salt, and this is baking powder. Alam na alam nyo na to. When we are making chiffon, you want to sift it 3 times. At least 3 times. Bakit tatlong beses natin sinisift? No, there are 3 main reasons. First is to combine. Second is to aerate. Gusto mo mag-incorporate ng hangin. And pangatlo is, you want to refine. Kung meron mang konting buo-buong asukal, konting buo-buong baking powder, konting buo-buong asin, or whatsoever, nare-refine. Again, first is to combine. To combine all of your dry ingredients together. Second is to aerate para magpasok ng hangin so that your cake will become extra fluffy. And then lastly is to refine. O parang yung mga ganyang buo-buo na dudurog mo. Okay? And then, in another bowl, you combine the remaining ingredients. I have here my egg yolks, water. You might be wondering, bakit tubig ang ginagamit? Kasi pianono, ito ay, kumbaga, a very affordable bakery product. No? You don't want to make it super expensive dahil pagka-bake nito, hiwa, kain kaagad. Ganon ang pianono, no, sa ating mga Pinoy. Pero syempre, if you want to use mas bonggang ingredient such as fresh milk, pineapple juice, pwede ka din gumamit nun. So water, naglagay ako ng tubig. This is corn oil. You can also use canola oil, vegetable oil, or kahit na anong klaseng mantika na hindi basta-basta natutulog, no, para your cake will remain moist and soft kahit na ilagay mo sa ref. Ibuhos mo lang tong wet ingredients papunta sa dry ingredients mo, and then you just mix it until smooth. Huwag ka matakot, haluin mabuti yan. Alright, so very smooth, no? Huwag ka matakot na i-mix talaga siya thoroughly. You want it super smooth, you set it aside. And bago ko magsimula sa aking egg whites, I'm going to prepare my pan. Dapat pala kanina ko pa ginawa to. Napachika, you will understand, di ba? Kailangan lang ang pan mo, ready na yan, bago pa man naging ready yung butter mo. So, nasa kalagitnaan tayo, I'm going to prepare my pan. So, the size of my pan, this is a half sheet pan. We call this half sheet pan. In inches, it is 18. Or almost 18. No? By 13. 18 by 13. This is the standard half sheet pan. I'm going to grease it with butter.
You can also use shortening. You can also use margarine, whichever is available. And then you just put parchment paper. Okay, kailangan heat proof. And then you just set it aside. Let's mix our meringue. So meron ako ditong egg whites, 4 egg whites. Lagyan mo ng cream of tartar. If you don't have cream of tartar, of course, you can use vinegar or lemon juice or calamansi juice. Any acid that would help stabilize the egg whites para hindi basta-basta bumabagsak yung egg whites mo. And you mix it over medium speed. So I'm mixing it over medium speed. Once makita mo na bumula na ng konti, you can put the sugar gradually. Gradual lang para hindi mag-deflate yung merengue mo or the egg whites. And you want to beat this until the egg whites or the meringue becomes stiff. Yun talagang taas na. Now I'm going to show that to you. Pwede mo nang lakasan ng konti yung mixer. Let's check kung stiff na. Okay, so konti pa. Because as you can see, pagka stiff, yung dulo niya ay hindi na masyadong gumagalaw. No, konti na lang. Konting hintay pa. Alright, let's check. Ah, see? Ito yung tinatawag na nating stiff. No? So, ready na to. So, pagka stiff, mapapansin mo, even sa mixing bowl, when you invert it, hindi na talaga yan babagsak. Wala nang tutulo. Kasi very stable, very stiff na yung iyong egg whites. No? So, now, the next step is, kumuha ka ng konti dito, i-mix mo dito sa batter mo. Mix mo lang. The main reason why you are doing this is because you want to lighten this heavier mixture first bago mo sila pagsamahin nung meringue para hindi nabibigla, no? So, you combine it gradually. Tinetemper mo muna. Ayan, pag light na to, tsaka mo na pwedeng ilagay yung natitira mong meringue. And then you just fold it gently. We call this the cut and fold technique. Pag cut and fold technique, yan, ifo-fold mo lang, cut and fold. So you just cut and fold. Cut and fold. Umiikot yung mixing bowl. Cut and fold. Ganun lang. Pwede mo din haluin ng konting ganyan, but you just have to be gentle. Cut and fold. Chiffon making is very critical. Hindi ko kayo tinatakot. Madali lang kasi to, but you need experience and kailangan you know when to stop. Parang buhay lang yan, no? Nasa harap mo na, nasa sayo na yan. Kailangan malaman mo kung kailan mo kailangan tumigil. You have to know your limits. Diba? Napakasimple. So sa chiffon, ganun din. Kailangan tumigil ka pagka ready na siya. Paano mo malalaman? You base it from experience. Sa simula, mapapansin mo, ay, parang bumagsak yung chiffon ko. Anong ginawa kong mali? Wala ka naman talagang ginawang mali. Hindi ka palang masyadong experienced. So, huwag mong sisihin ang sarili mo. So, ito, makikita mo, no, wala na akong nakikitang buo-buong egg whites. May konti pa pala sa gilid. You just mix it lightly. And pwede mo nang ilagay ito sa baking pan. A good chiffon, kailangan makikita mo pa yung trace. Ibig sabihin yan, halimbawa, pinatulo kong ganito, makikita mo yung trace nung tumulo. Hindi dapat siya bumabagsak.
No? Ibig sabihin yan, nahalo mong mabuti, na-incorporate mong mabuti yung merengue without deflating it. So your chiffon will become light and fluffy. Ngayon, isalin na natin sa baking pan natin. Pag sinalin mo sa baking pan yan, there is also a technique. Ipatong mo yung bowl dyan sa baking pan mo mismo para walang hangin na kumakawala. And then, tsaka mo simutin. And then, with the help of an angled metal spatula like this, pwede din namang mas maliit dito, pwedeng mas malaki, i-even out mo lang. Just be gentle. Okay, that's it. Don't deflate it. Nakapatong lang yung spatula, ini-even mo lang yung ibabaw. Okay, ganun lang kasimple. Now, this is ready to go in the oven. You're going to bake this in a preheated 350 degrees Fahrenheit oven for around 20 minutes. Ganun lang kabilis kasi flat siya. So, isa lang na natin. And then, balikan natin yan. So, anong ilalagay natin sa loob ng pianono? Nagluto ako ng dulce de leche. How to do it? Eto, niluto ko na siya. Nagpakulo lang, mainit-init pa pala ng konti. Nagpakulo lang ako ng tubig. And kasama na yung lata ng condensed milk. So, the lata of the condensed milk, you just remove the label. You just bring it to a boil here for around 3 to 4 hours. Magsasalin ka talaga na magsasalin ng tubig kasi hindi dapat siya natutuyuan. Medium-low flame lang, hindi naman kailangan malakas na apoy. Again, ha? Magsasalin ka na magsasalin ng tubig dahil bawal po itong matuyuan. I suggest, when you make dulce de leche, gumawa ka na ng katulad ng ginawa ko today, 4 na lata, para hindi sayang sa gas, lalo ngayon, my gosh. Sana all nagmamahal yung gas, ang presyo ng gas. Sobrang magmahal. So, punasan mo, pinalamig ko na yan, kani-kanina pa yan. Oh, ano masasabi mo? Diba? You have your dulce de leche. Look. Pang all-purpose to. Oh, diba? Super bongga. Sarap. So the next question is, how do you prepare this for your filling? Pwede mo naman ilagay na yung dulce de leche lang, but you know what? I find it too rich. So ginagawa ko, hinahaluan ko siya ng konting evaporated milk and a bit of softened butter. So konting softened butter and konting evaporated milk. Konti lang. This will also help make the mixture become more spreadable para mas mabilis mong napapahid sa loob ng pianono. Look, oh, very nice. That's it. Pwede mo pandagdagan ng butter, evaporated milk, nasa sayo yan. Kung saan consistency ka masaya, basta ako masaya na ako, basta consistent. Let's try. Super good. Parang gusto ko palang yan ng konting butter. Konti lang. Alright, that's it. Now, ang ihintayin na lang natin is the pianono. Ayan, so tumunog na. Mga 20 to 25 minutes. Naku, ang init po dito. So, lagay mo muna sa cooling rack. May mga konting itim-itim lang dito sa ibabaw. Pagpagin mo lang yan. Kasi ginalaw ko po yung rack ng oven. Okay, you will see. It's almost firm. You want it almost firm. You don't want to overbake it. Because when you overbake your chiffon,
nagiging makunat. You want it tender. And then I have here katya or cheesecloth. No, this is just recycled from the katya ng harina. I'm just going to put some sugar. This is just the traditional pianono. Wala pong pretensions, no? You will notice many of my recipes. Lahat po sila ay basic lang because I'm just showing you the basic and depende na po yan sa creativity nyo, no? And very simple, look, no? Iangat mo lang siya na ganyan and ibaliktad mo dito sa katya. Look how nice. Normally, ginagawa natin yan, mainit-init pa lang, i-roll mo na. Okay? Very nice. And then, you just put some of your filling. Okay? You put your filling. Huwag mo ibuhos lahat. Huwag mo ibuhos lahat. In life, when you're making cakes, when you're making pianono, huwag mo munang ilagay lahat. No, mag-iwan ka ng konti para hindi ka agad maumay. Hindi rin siya agad maumay. Matatantsa mo kung kailangan pa. Kasi pwede namang magdagdag pa. Pwede namang ihabol pa. Pero pag naibuhos mo na lahat, minsan mahirap nang mag-alis. Mahirap nang magbawas. Pwedeng may masira na. So katulad nito, pag binuhos ko lahat yan at nagbawas ako later on, pag nagbago yung isip ko, pwedeng mauka na yung cake. O diba? Ang paglalagay ng filling sa pianono, parang paglalagay lang yan ng feelings sa totoong buhay. Kailangan dahan-dahan lang. Huwag mong bibiglain. Kahit na-excite ka, kahit natutuwa ka, mag-iiwan ka para sa sarili mo kasi hindi naman basta-basta masisira yan. If you keep it inside the fridge, tatagal pa to for 2 more weeks. Ilagay mo lang sa airtight container. Pwedeng-pwede mong gamitin just in case maisipan mong gumawa ulit ng pianono. So yan. So, saktong-sakto lang. And then, you roll it. How do you roll it? With confidence. So, i-roll mo lang na ganyan. And then, hilahin mo papunta sa'yo. Parang braso lang. Okay? Parang braso de Mercedes lang. Silipin mo. Oh, di ba? Isn't it bongga? And then, lagyan mo pa ng additional white sugar. Kaya ka naglagay ng white sugar kanina para hindi manikit yung iyong pianono sa iyong katya. And now, tikman na natin. You can also put powdered sugar if you want. But if putting powdered sugar, make sure lagyan mo ng cornstarch or lagyan mo ng flour, kagaya ng ginawa natin sa braso de Mercedes, to make sure na hindi maninikit ang iyong or hindi matutunaw ang iyong asukal. Isn't it bongga? Tama-tama lang ang feeling. Lalo pa niyang mamahalin. How do you slice it? I have here a wet towel. Pinupunasan ko yung kutsilyo after every slice para talagang malinis. Diba? It's very important. Ang pagkain, hindi lang dapat lasa ang maganda. Maganda din dapat ang kanyang itsura. Consistent. Sarap. Walang joke. Hindi dahil gawa ko to, pero masarap po talaga siya. Gumawa ka na. I'm going to see you soon.